may mga tao, bakit hindi nyo pagbigyan yung mga totoong influencer? Bakit hindi nyo pagbigyan yung mga small YouTuber na yun ang umangat? Yung mga content creator na may laman. Sus, nandito na naman yung mga piniski mayayabang na mahinang nila lang. Alam nyo guys, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. May na tayo sa topic natin. Alam mo yung nakakatawa talaga. Eto sa vlogger na to, itago na lang natin sa pangalan J-Sam. Nakakatawa kasi alam mo bakit? Sa kanya pa galing yung mga payo na huwag kang titingin sa ibang babae kung mahal mo yung girlfriend mo o yung asawa mo. Ipikit mo yung mga mata mo. Talagang galing pa talaga sa iyo yung mga words na yan. Bet hindi mo in-apply sa sarili mo. Alam mo guys, walang problema ang pagtingin sa ibang babae o kung babae ka naman, ang pagtingin sa ibang lalaki. Walang problema kasi ang ating mga mata ay makasalanan na. Walang problema na tumingin ka sa ibang tao. Humanga ka sa ibang tao. Alam mo kung ano yung masama? Yung didiskarte ka pa. Yung, kumbaga, pinagpapatuloy mo yung kamanyakulan mo. Yan. In short, kamanyakulan. Yung tawag ng iyong laman. Yung ipagpapatuloy mo yung nararamdaman mo na kesyo, uy, ibang ano to, ibang putahe to. Kahit ibang putahe, iisa lang mahiwa niya mga yan. Guys, if you are really serious to your partner, walang problema ang tumingin. Walang problema. Ang problema talaga, kung pinagpapatuloy mo yung masama mong pagtingin sa ibang tao. Ngayon naman, eto naman si Idol Rafi Tulpo. Ako'y bilib na bilib sa taong ito. Alam mo, Idol Sir Rafi, mas marami pang importante na mga problema na nang hihingi sa'yo kesa dyan sa unahin mo yung mga vlogger na successful na pero nakakawalang kwenta. Kasi alam mo bakit? Ang dami mga OFW or mga nanghihingi ng tulong sa'yo na mas dapat nating i-prioritize kesa dyan sa kamanyakulan lang na eh sa bagay, dagdag subscriber yan, di ba? Diba, real talk tayo, dagdag subscriber yan na simple collaboration sa mga sikat. Sikat yung mga Jamil eh, di ba? Sikat yung Jamil eh. Pero for me kasi mga kapatid, na nabibisit lang ako sa tuwing nag-scroll ako sa Facebook, nakikita ko itong pagmumukha ng lalaki na okay na sana eh, wala lang akong pakialam sa issue nila, buhay naman nila yun eh. Pero yung magbibigay pa siya ng payo, akala mo ang daming alam sa mundo, di ba? Siya pa, sa kanya pa galing na nagpapayo pa siya. Kaya hindi ko matatawag ito na ano eh, social media influencer, di ba? Kasi, anong influensya mo sa tao? Yung magbibitaw ka ng salita na, dapat wag mo lokohin to, ganto ganyan. Ngayon, pag nagkalokohan tayo, etong video na to, isampal mo sa akin. Di ba mga kapatid? Sinong tarantadong tao na makikinig sa isang tao na nagbibigay payo pero yung pinapayo niya sa ibang tao hindi niya kayang i-apply sa sarili niya? Dapat kapag nagpapayo ka sa isang tao, yung alam mong ina-apply mo sa sarili mo. Huwag mong payuhan yung isang tao na hindi mo kayang i-apply sa sarili mo yung pinapayo mo. Di ba nakakabanas yung mga ganong style? Yung tipong akala mo sila yung perfect, akala nila sila yung successful YouTuber, akala nila lahat na sinasabi nila okay. Diba? Tapos sasabihin pa na, oh, isasampal ko tong video na to. Pag ano, isampal mo sa akin, oh, isampal ko rin sa itong video na to na huwag tayong magloko. Pero on the end of the time, magloloko. Tapos kesyo kunwari, yo, kesyo kunwari, ano, tawag nito. Ben, wala tuloy ako. Ah, dito pa pala ako. Diba? Kesyo kunwari, nagsisisi ako kasi I realize pala nung nagloko ako, mahal pala ako ng girlfriend ko, mahal ko pala siya. Blah, blah, blah. Diba? Real talk. Kay Idol Rafi Tulpo at etong mga vlogger na laging kumukunik sa kanya pag may problema at inaasikaso agad. It's a simple collaboration. Halos lahat na lumalapit, nagbabalikan. Diba? Kesyo kunwari, ganto ganyan, walang maayos na hatian. Etong relasyon niya, nang loko si ganto, si ganyan. Pero actually sa totoo lang, mas marami pang nakaline up na problema dyan. Pero inuuna yung mga vloggers, siyempre. Kasi it's a simple collaboration. Dagdag subscriber. Pera-pera ang labanan. Ngayon, wala naman akong pagkontra kay Sir Idol Rafi Tulpo. Kasi yung mga kinikita niya naman, halata naman tinutulong niya sa kapwa. Hindi nga yan. Diba? Pero etong mga vlogger lang na to, etong mga successful YouTuber na ito, nakaabanas lang pakinggan. Diba? Sa bagay, sino ba naman may kinig sa amin, ha?
maliit lang naman kami ng mga YouTuber. Ingay! Eh! Paa! Eh! Maingay. Di ba? So, nakakabanas lang mga kapatid na... Di ba? Banas na banas ako. Kakascroll ko ng Facebook. Mukha na itong lalaki na itong nakakasarap sa pakin sa mukha. Ang galing magbigay ng payo na hindi kayang i-apply sa sarili. Di ba? Ay, nako. Tapos, eto pa. Ay, isabit ko na lang rin to. Yung mga content ko sa TikTok. Sinasabi ng iba na kabisado mo lahat ng lugar, ah. Mukhang confirm ka. Actually guys, ako guys, kung ikaw ay totoong isang addict o gumagamit ng pinagbabawal na gamot, hindi mo kayang mag-content ng about dun sa bisyo na yon. Kasi alam mo magigilty ka sa sarili mo. So as content creator, gumagawa ka ng content na alam mo na hindi mo ginagawa sa totoong buhay. Kasi nga, pag may bisyo ka na tao at magko-content ka ng kunwari about pinagbabawal na gamot, hindi mo kayang i-take yan yung o reaction mo sa ano sa video mo na yan, di ba? So, yun lang yun. Yung katulad ng iba na nakakabanas. Banas na banas lang ako, nagbibigay ng payo, nakaka-visit na. Di na-apply sa sarili, di ba? Successful. Daming subscriber. Laki ng kinikita. Maganda si babae. Okay si babae. So, kailangan mo pang ipagpalit sa ano? Yung sinasabi mong tawag ng laman? Yung nae-L ka lang? E di ba gago? Ikaw lang ang nagpapadala sa ganyan mo. Bakit si Kong? Sobrang daming humahanga dyan kay Kong. Nagagawa niya ba yung mga ganung bagay? Kasi may respeto siya. Hindi lang pagmamahal ang binibigay niya sa partner niya. Respeto. Meron kasing iba dyan, walang respeto. Pag wala kang respeto sa relasyon mo, wala ka ring pagmamahal. Diba? Hindi pagmamahal ang tinatawag na nadala ka, kasi ganyan, influencer ka, maraming mahanga sa'yo. Bakbakan agad natin to. Hindi ganun yun, mga kapatid. Nabibisit lang ako sa mga taong nagbibigay ng payo na hindi kayang i-apply sa sarili nila. Para silang mga kasamahang kong stuntman sa Maynila na napakagaling magkwento o magpayo na huwag kayong galit sa pera, huwag kayong kumaltas na malaki. Pero at the end of the time, pag silang nag-schedule, ang laki nila kumaltas. Ang laki nila magbawas hanggang liig. Diba, doon ka mabibisit na. Bakit nyo pinapayo sa amin yung mga bagay na yan? Eh dapat ipayo nyo sa sarili nyo yan. Kaya nga, uulitin ko guys, before ka magbigay ng payo sa ibang tao, siguraduhin mo na yung ipapayo mo sa kanya, in-apply mo sa sarili mo. Yung hindi niya na nakikita ngayon. Makita niya man dati, pero hindi niya na nakikita ngayon. Kasi etong nagbibigay ng payo, ito preskong presko eh. Ha? Wala namang nakaka-realize bigla-bigla eh. Di ba? Pag nadala ka sa halaman, okay to. Huli na. Maiisip po bigla, bakit ako nagpadala? Nagsisisi na ako. Sana, ano. Hindi kayo si John Lloyd para acting kayo ng acting ng ano, sa YouTube nyo. Di ba? May mga tao, bakit hindi nyo pagbigyan yung mga totoong influencer? Bakit hindi nyo pagbigyan yung mga small YouTuber? Na yun ang umangat. Yung mga content creator na may laman, content creator na content creator na may laman yung video nila, content creator na meron kang inspirasyon na makukuha, 'di ba? Yung inspirational na YouTuber katulad nila Kong. Yan yung mga iidoluhin mo. Hindi yung iidoluhin mo tong nagpa-cute lang, nagkikwento-kwento lang sa YouTube, ha, kahit wala nang kakwenta-kwenta, wala ka naman makukunan na ano, wala kang makukunan ng mapag-aaralan, o wala kang, ano bang tawag dyan, yung tipong, kurr. Dapat meron kang napupulutang aral. Hindi yung nagpapakit lang, kimeno kore chiri, my kiri chiri, yung mga ganun.
Di ba, manonood ka na lang rin, magsasayang ka na lang ng internet mo, magsasayang ka lang ng kuryente, magsasayang ka lang ng data. Bakit hindi mo panoorin yung mga video na may mga mapupulutang aral? Di ba? Or kung gusto mong tumawa, manood ka ng yung prank na positive. Hindi yung mga prank na nagtitrip ng tao. Kasi yung mga nagpa-prank na sikat na nagtitrip ng ibang tao, for me guys, ayoko ng ganun. Siguro trip nila yun kasi doon sila sumikat. Pero para sa akin, ayoko yung sisikat ka dahil sa pagtitrip sa iba. Diba? Parang joke ni Vice Ganda na bago ka tumawa, kailangan merong ma-insulto na iba. Diba? Bakit hindi mo idolin yun sila? Ano? Sila Dolphy, sila Big Soto, na yung tipong pag nag-joke sila, joke lang talaga. Magpapatawa ka. Na wala kang aapakan na iba. Di ba? Bakit? Ang dami mong pwedeng panoorin na mapupulutan mo ng aral. Kung gusto mo ng comedy, manood ka ng yung mga totoong komedyante sa Pilipinas. Hindi yung mga komedyante na mga stand-up comedian na bago sila magpatawa, eh kailangan muna nila na manakit ng feeling ng iba. Prank na nakakapanakit ng kapwa, nakakapikon. Okay lang yung prank na hugot-hugot, yan, okay lang yun eh. Diba? Kasi nakakatawa rin yun. Yung prank na, kunwari, pulubi, katulad nung ginawa ni Lodi Ivana Alawi, na prank sila, kunwari, ganyan. Pero more on positive ang mangyayari. Hindi yung prank na tatakluba mo ng baldi sa ulo, pagtitripan mo, bla bla bla, o eto ba yun, bunutin ko na. Mga ganun. Kaya guys, piliin nyo, sa lahat ng mga tao, I know po, lahat po tayo ay may choices. Lahat tayo may choice kung sino yung panonood natin. Choice nyo po yan. Pero, eto lang mang gusto kong ipayo sa inyo. Pipili na lang rin kayo ng choice or panonoodin yung mapupulutan nyo na lang rin ng aral. Yung pwede nyo i-apply sa mga anak nyo balang araw, pamilya mo, mga kapatid mo. Yung pwede mong i-apply dahil napakaganda ng kanilang video. So, yun lang. Bahala kayo dyan. Bye-bye. Bahala na kayo dyan. DJ Sambayong, bahala kayo.